Para sa mga pet lover, ang aso ay hindi lang basta-basta hayop. Sila ay itinuturing na pamilya o matalik na kaibigan. Madalas sila ang nagiging bantay sa ating tahanan o kaya naman ay isang stress reliever. Dito sa isang video, makikita natin ng isang aso ay kayang magsalita ng I love you sa kanyang amo. I love you! Mishka, I love you! I love you! Dito sa ikalawang episode ng PHPCS Diaries ay makikilala ang kahanga-hangang pet lover na nag-aalaga ng mahigit 200 aso. Hi! Ang ganda talaga ng umaga ngayon! Our morning, Lord Jesus! Ay, Kuya Jason, nakalim ka pala! Dog shelter. Wow, mukhang maganda doon, sir. Tara na. Tara na. Nika. Dito sa kanilang munting lupain sa Marinao, Bulacan, nakatira ang mahigit 200 aso. Nakausap namin si Miss Bamba at dito naramdaman namin ang labis na pagmamahal niya sa kanyang mga aso na itinuturing niyang pamilya. Madami siyang karanasang ibinahagi paano niya na-rescue ang mga ito. Talagang hindi biro ang pagtsatsaga sa serbisyo ni Miss Bamba. Operation is my first rescue. This is brand new. Nakita ko lang siya sa Facebook. Bago lang yung Facebook ko noon. And on that time na nakita ko siya sa Facebook na nakapost, he needs help. Ano siya? A battle dog. Binubugbog ng ulo niya. So, nung time na ni-rescue ko siya, that was the time na itinayo ko yung happy. Hanggang ngayon po ba nasa inyo pa rin po siya? Nawala siya last year. Been a year, nawala siya. Sumusunod kasi sa akin yun, sinasama ko siya during my every rescue. But on that time, nung time na nawala siya, hindi ako magre-rescue kasi noon. I'll be having a meeting with our mayor and hindi ko siya pwedeng isama. Pumalun siya dun sa mababang bubong namin and since then, hindi ko na siya nakita. It's been a year. Ang laki ng reward na ibinigay namin para lang maibalik siya kasi hindi naman siya mapapagkamalan na imported kasi aspin na aspin yung itsura. Tunay nga na hindi madali ang pag-aalaga ng mahigit 200 na aso. Ano nga kaya ang mga naging challenge para kay Miss Bamba? Ang
kami-kami lang magkakaibigan ang sumusuport. Nag-chip-in kami from our mga pera. Nagahati-hati kami. Nung 15 pa lang yung aso. Eh ngayon, less than 200 na kami. Hindi ko naman alam, opo, hindi ko naman alam na makikilala to, na magugustuhan ng ibang tao yung mga ginagawa ko. And like what I've said, yung objective nga ni Happy Endings is yung before and after life of every rescue na happy endings nga. Maraming natuwa. Pero we have supporters. I also have mga nilalabasan ng mga commercials. And that's a big help for us. Pero syempre, ang dami namin. We really need huge, big money for this. Para lang ma-raise up sila. Parang hindi po talaga siya dito. Hindi ganun kadali. Kasi siguro naman para sa mga ibang kaibigan ko na nag-aaso, 1 to 5 heads of dogs is really hard. Linisan, maintenance, yung oras mo pa, di ba, may ano nga tayo, kumuha tayo ng aso para may bagbantay sa bahay. No, iba na ngayon. Hindi tayo makaalis sa bahay kasi binabantayan natin sila. Usually, I really go for pounds. Dogs lined up for euthanasia, dogs lined up for undertime death. Yan, sobrang dami namin yan. As high as 51 dogs per rescue. As in, to a point na nagre-renta kami ng malaking sasakyan, dalawang balik, tatlong balik, tinutubos namin for 500 each. Ang hirap. But the thing was, hindi kasi yun yung mahirap eh. Nare-raise ko yung unang gastos, unang pantubos, pero paano? Paano yung susunod? Katulad halimbawa, yung na-rescue ko sa San Juan Pound, nasa shelter ko siya for almost 4.5 years mula nung na-rescue namin sa pound. My shelter is already 6 years old. So, mahirap talaga yung daily living namin. Pagod. ano kami, maaga kami lahat nagigising, tapos maaga kami natutulog. Bawal gumala, bawal magbisyo dito sa advocacy namin kasi talaga hands-on kami, lalo ako. Hindi biro ang pagpapakain sa lahat ng asong ito araw-araw. Ano nga kaya ang nararamdaman ni Ms. Bamba sa tuwing nakakapag-rescue siya ng mga aso? Nung una nahihirapan ako kasi syempre parang pagkakita ko naaawa agad. At minsan nga pag nag-rescue ako, naiihi ako, tapos nawala na lang, hindi na lang pala ako naiihi kasi na-tense na ako, naawa na ako, na-shock na ako. Pero as time passes pala, I have to learn to, kumbaga parang I have to use my mind and my heart together. It should be a combination, not only my heart. Kasi pag pala puro puso lang, hindi ko pala magagawa ito ng maayos. Kasi, kumbaga, maaawa ako, tapos panghihinaan ako ng loob. Kailangan, ang una kong inaral dito is yung pagiging matapang, yung lakas ng loob, yung determination na, kasi if I'm weak, walang makukuha yung aso sa akin. Wala siyang makukuha ang strong persona na, parasa lang tayo, hindi na lang din pala ako gagaling. Eh kasi yung nag-aalaga sa akin o yung nag-rescue sa akin, luwag naman din pala. So, feeling ko, it should go hand in hand na puso-puso, isip-isip. Mahirap yung ginagawa namin. Maraming nga nagsasabi sa akin, how come? I never get tired. I love what I'm doing and this is what I want. We have dogs kasi we're just 3 in the house and 30 dogs. I still have inside my personal, my own dogs. I have 10 and 11-year-old, mga senior dogs. We have blind dog. I even have a dog na ka-age ng Carmela ko. It's our gift to her. Nung 5 years old siya, nag-honor siya sa school, tapos humingi siya ng gift. We gave a dog. Tapos yung dog na yun is already 11. My daughter is 16. They grew up together and the dog is already blind, both eyes now. And this is the critical time. The dog might pass away. Hindi ko lang alam kung paano kakayanin ng anak ko yung kasi ang turing niya dun sa dog is kapatid. Talaga nga namang brain and beauty itong si Ms. Bamba. Ano nga kaya ang masasabi niya sa mga katulad niyang dog lover? Ang sinasabi sa every interviews ko, sa every mga tao na kakausap ko, mga show na naiimbitahan ako, that dogs are family. Kung tayo ay tao, sila ay ayop, yung iba man ay sinasaktan sila or inaabuso sila, I want to give you this a little bit of na yan may mga pakiramdam din.
kung sila ay nasasaktan, kagaya rin natin ay. And they also have this karapatan ba, kagaya natin na mabuhay at mabigyan ng pantay-pantay na trato. Hindi yung kapag nakakita tayo ng aso, sasagasahan mo pa, sisipain mo pa, or sasaktan mo pa. Like, I have rescue dogs na puro saksak, nasagasaan yung sinadyang sir. Ituring natin ang aso na kapamilya, ituring natin ang aso na pamilya, kagaya namin na kami po ay nagsisikap na kagaya nga nun na mayroon po akong bahay ampuna na sinisikap po namin na magligtas ang aso. And at the same time is, sana may mga pamilya, may mga bahay pa rin na sana ay mag-open for adoption para sa kanila. My opportunity to thank Powerhouse, especially Ma'am Peachy Escobar, for giving this chance na instead of putting up these dogs to sleep and they'll let them die, they take part of me. Actually, naging friend ko na nga rin si Ma'am Peachy because of this my advocacy and her kindness. It's a combination of the Powerhouse and happy endings na lahat ng mga dogs, instead of letting them die or lalasunin natin because of this pest control, hindi po. Si Ma'am Peachy and the Powerhouse family po, they decided to have me. Actually, magparehas kayo mahilig sa... Yes. Si Ma'am si sobrang kawawa naman, ma'am. And natutuwa ako kasi pwede, diba? Pwede po. Pwedeng halo, hindi puro purely business, diba? Yes, ma'am. There's still other way na hindi para lang mairaos mo yung business mo, but to impart your compassion and kindness to the dogs and cats na huwag silang mamatay, but to give them the happy endings. Thank you. So, we at Powerhouse Pest Control Services supports Happy Ending Shelter, Dog Shelter, and sana all viewers natin will do the same. And of course, Powerhouse Pest Control Services is so blessed to have you, Miss Bamba. Saludo po kami sa inyong advocacy. So now, it's time to have a selfie with Miss Bamba. Bamba ang kasiyahan sa kanyang ginagawa. Bagamat hindi madali, pero nandun yung pag-aaruga, pagmamahal at paghahatid ng happy endings sa mga asong karyet. So muli ako si Sunny for PHPCS Diaries and Jason Martin. So guys, please don't forget to like, subscribe to our channel. Thank you so much and God bless.